medical marijuana bill. Katulad ng nanay ko, katulad ng side ng nanay ko, lahat kami may tama sa landikada na. Talagang prayer. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yo, yo! What's up, happy people? For today's video, mga quiz mga guys, nakakagulat po. Dahil inamin po ni Amy Marcos na yung mga Marcoses ay gumagamit talaga ng marijuana. Opo, siya po mismo ang nagsabi. Pakinggan po natin ang mensahe ni Madam o Senator Amy Marcos. So without a further ado, let's begin. May suhulan pa ng pera ng gobyerno. Kaya sa mauwi sa ganun, hindi pag-usapan na, bulat natin na lahatin lahat. Ati political. Okay. Ewan last... ko, ako lang ha. Tapos, yun nga, ano pa ba? Yung pag-aamyenda ng economic provisions. E narinig naman natin, iba-iba naman, samot-sari naman yung opinion. May yes, may no. Kaya, maraming pag-uusapan, di siya automatic. Kaya, nagtataka ako, bakit may deadly deadline? Bakit may tanning? Parang, may target kasi. Oo nga, parang mahal na araw or else. Bakit ganun? Okay, last ipapago tayo sa krus? Ganun ba yun? Last two questions from Myla and Nympha. Myla. Ganun, nagchichismisan pa yata yung mga yun. Medical marijuana bill. Yeah. Medical cannabis. May bill na. Did you sign, ma'am? Yeah. Did you sign that? Alam ninyo, I haven't signed it. I have very clear knowledge of the compassionate use of marijuana because I'm a glaucoma patient. Katulad ng nanay ko, katulad ng side ng nanay ko, lahat kami may tama sa mata. So, noon pa, ilang dekada na, talagang prescribed ng doktor yan eh, para sa may glaucoma. Yun yung mga medical purpose. Kaya alam, binabasa ko yung bill. Gusto ko mas mahigpit kung sino yung authority. Sino talaga mamamahala, hindi masyadong maliwanag sa akin. Ikalawa, nakita natin sa iba't ibang bansa, sa US, sa iba't ibang states. Tapos ngayon, yung recent na tinitingnan natin, yung Thailand. Sasabihin nila, medical use lamang. Pero dun sa enforcement, sa implementation, imposibleng gawin. Kasi may mahahanap at may mahahanap talaga na dahilan. Kese may back pain, kese may kung ano-anong problema, maraming sinasabi. Kaya't palagay ko okay, pero detalyahin pa natin ang todo-todo para mahigpit na mahigpit siya. Kasi hindi klaro sa akin kung sino ang mamamahala, sino magpaparusa, sinong huhuli, sino magde-determine kung talagang medical, ano yung gagawin pag nahuling hindi pala medical. Ang hirap kasi ng enforcement niyan eh, nakita ko na. So dun sa bill ma'am wala yun, hindi klaro. Parang it's not clear to me kasi who's the one in charge. And the enforcement aspect, I also need to see because it has repeatedly failed. In many, many jurisdictions. What has failed is the limitation to medical use. Sasabihin medical use, pero sa bandang uli, nagagamit sa recreational at iba't iba pang use. So regulation and control, dapat bantayan. Marami naman nating fake ID, alam na natin yan. Napakadali kumuha ng PWD, o di sabihin mo, chronic pain. Natatakot ako eh. So dapat higpitan natin. Lagyan natin ng pangil konti. Oh, follow up. Kasi huwag natin kalimutan, marami ring doktor na nagsasabi gateway drug yan sa dangerous drugs. I'm sorry, can't. Marami na pumirma doon sa committee report. I have no idea. Sorry, I have no idea. You'll have to ask the chairman. Hindi ko alam. Ang sa akin lang personal as a glaucoma patient. I find that I appreciate the intent, particularly the compassionate use of marijuana. But at the same time, I would like to see very, very clear lines of control and regulation as well as a mechanism for genuine enforcement which has impeded the implementation of this law in many, many jurisdictions, some much better managed than ours. Okay, last question from Nympha about NFA. Yes, ma'am.
About? NFA, National Food Authority. Lugi ang government. Lugi. Masyadong lugi ang NFA, ang sinasabi mo. Actually, ang totoo, kung tutuusin, ang papel ng NFA, once again, ito ay itinatag ng ama ko para mabalanse, no, yung rice supply at yung presyo. Pero parang hindi siya nagagampanan ng NFA. Kailangan yata tignan natin ng maigi yung NFA. Unang-una, nauwi sila dati lahat importation. Ngayon naman, sumusobra naman at mukhang palugi naman ang ginagawa. Bakit sila pumasok sa... Ang ibig sabihin, sila na rin ang nag-mill. Oh, tapos wala daw bidding, ma'am. Walang bidding. Yeah. Ang hindi ko nga maintindihan, sila ba nag-mill? Ano bang ginawa nila? O binili nilang panibago? The sale of milled rice. Hindi ko masyado maintindihan kasi yung story eh. Parang binili milled rice stored in the agency's warehouse. Sorry? Ang sabi ho dito, ma'am. Yeah, that's what it said nga. But I don't understand. So they milled it themselves? Parang ganun, no? Kasi nasa warehouse nila eh. Meal, oo. So, I'm sorry, it's hard for me to comment. Hindi ko masyado naintindihan. Pero ang NFA talaga, ang dapat, nagba-buy back sila sa ating magsasaka. Yun talaga ang papel nila, di ba? Yung palay. Yung palay talaga, dapat bilhin nila. Yan talaga ang papel nila sa buhay dapat. Mm-hmm. Hindi yung nangyayari noon na panayang import. Ngayon, nabalik naman sa pamimili ng palay. At 23 pesos, which is the market rate, I believe. So, kung bakit nila binibenta ngayon ng 25, at kung paano, kailangan natin alamin. Kasi nakakalito ito. Unless may paliwanag sila ng, na maayos, I don't quite understand the story eh. Mm-hmm. Yes, yung NFA, yun nga ang sinasabi ko, yun ang inumpisahan ko na in fact ito yung tinatag rin ng aking ama na stabilize yung presyo ng bigas sa atin. Pero parang hindi na niya nagagampanan. Una, nauwi sa importation. Ngayon, nauwi naman sa subsidy na hindi naman malawakang subsidy kasi maliit naman yung budget nila. At hindi naman sila nagba-buy back ng maramihan. Parating nilang sinasabi na hindi kaya. Napako sila sa 17, 19 pesos. Namamayagpag na yung presyo last year. Umabot na ng 24, 27 sa ibang lugar. Kaya parang dapat pag-aralan ulit yung NFA at parang hiluntalilo sila. Nung umpisa, sila pa yung nagne-negotiate para bumili ng bigas sa India. Mm-hmm. Bakit sila nauwi doon? Bawal na bawal sa charter nila na mag-import. Tapos, pumasok naman sila ng milling ngayon. Yan ba talaga ang papel nila? Parang lito sila. Kailangan ipaliwanag. There are certain agencies that perhaps need to clarify their mandate. And the NFA has to be much clearer. Already, we prohibited their embarkation into import. And yet, they were at the forefront of negotiating with India with regard to importing rice just recently. Thereafter, they started buying back at the palay at very, very low levels naman, 17, 19. Kaya walang nabibili. Yun ang problema. Dati nung governor ako eh, may buriki pa nga ako sa bag ko eh, para lang ibenta sa NFA. Kasi sasabihin ng NFA, lampas yan ng 14% moisture. Di ba yung ganun sa palayan? Mm-hmm. Kailangan hindi basa. Mm-hmm. Kailangan madry. Ayaw naman nila. So noon, hindi sila bumibili. Ngayon, bumili naman sila tas ibenta. Hilong-hilo na ako sa kanila, sa totoo lang. Ano ba talaga ang papel nila? And I think that needs to be clarified given the very dire situation in the rice marketplace today. And this will only worsen with the coming months. We have El Nino, in addition to which we also have a worldwide rice shortage. Yun. So, mabigat itong problema to. Dapat they need to get their act together.
Ang NFA needs to simply get its act together. I know we have a new secretary. I understand there's also new management in both FTI and NFA. Let's hear from them as soon as possible. So, ma'am, i-clear lang yung mandate, hindi abolish ang NFA. Palagay ko may papel pa rin sila sa buhay, pero ipaliwanag natin at ipaliwanag nila sa atin kung ano talaga ang magagawa nila sa lumulobong presyo ng bigas, palay man or kanin. On that note, thank you so much, Senator Aimee Marcos. Yes, thank you very much. I don't know if we achieved anything. Aside from refuting those awful FB and YouTube ads, wag na ninyo akong pag-abalahan, please. Ang abiso ko na lang, sa lahat, hindi ka naman mananatili sa kapangyarihan at posisyon forever. Walang forever sa politika. Sabi ng nanay ko, ang buhay tayo namin, parang chubibo. Sa taas, pinakatuktok, o di kaya sa ibaba. Kaya, ngayon pa lang, matuto ng yumuko at hold on. Yun ang nanay ko. Kaya, dapat konting pakumbaba, konting hinay-hinay, at maghawak kamay sa mga kasamahan, imbis na away-awayin. Wala lang. Ma'am, wala kang concern na yung paid ad maka-apekto sa iyong... I'm sure maapektuhan, pero siguro naman matalino ang Pilipino. Alam naman nila na bayaran lang yun. Okay, on that note, thank you so much, Senator Aimee, and also thank you to Alvin and Abby. Teka, ba't ang hilig-hilig nila ng paid ad? Lagi, oo nga. Oo, no? Teka muna, marami silang datong. Yung... PI may paid ad, samantalang kung People's Initiative nang galing sa tao yon, bakit kukumbinsihin mo pa yung tao? Ngayon, paid ad na naman sa akin, bakit nila binabago ang isip ng tao? Ibig sabihin, hindi talaga naniniwala sa kanila noon. Kaya gumagastos pa sila. Ang hilig naman sa paid ad. Naku, ano ba yan? Sino ba yun, ma'am? Ma! Yung may pera at yung may mawawalan. Thank you, ma'am! Kaya pala sila gumagamit ng marijuana o cannabis sativa dahil prescribed para palayo ng doktor sa kanila. Kala ko kung ano na ang tanong. Si Mr. President, gumagamit din ba? Iba pala yung nagamit. Prescribed pala ng Dr. Makuis Magayas. No? At nilinaw niya, siya lang at saka yung mama niya. Hindi po kasali yung presidente natin, ha? Iba yung ginagamit nun, eh. Wow, kayo nagsabi niya. Hindi po ako nagsabi ng cooking ko kahit anong droga, ha? Wala, ibang ginagamit noon na gamot sa sakit ng ulo. Yun ang ibig ko sabi. Kayo naman ay yung utang talaga napakakiti naman. Wag ganon. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, shares, and subscribes. At paki-click ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So for now, I'm Gan Pilipinas. God first, God bless, all peace!